Hello guys! Welcome na naman kayo sa aking YouTube channel. Mahalaga na naman ang ating topic sa oras pong ito dahil ituturo ko sa inyo ang tatlong chords lang. So, balit, pwede siyang dumami sa mabilis na paraan. Kung ano-ano man yun, panoorin nyo ang video nito dahil marami kayo talagang matutunan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka kung mayroon pa tayong tutorial. Steps number 1. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, yung tatlong chords. Subalit pwedeng dumami sa mabilis na paraan. Anong-ano ang mga ito? Yung chords na F, A, at saka D. Yung tatlo na yan ang ituturo ko sa inyo. At pararamihin natin yan sa mabilis na paraan. Okay, pag sinabing F, ito yung F, guys. Yan. Ito yung F. Tandaan nyo, sundan nyo ako. Kung may mga guitars kayo dyan, sundan nyo ako pa. Matututo talaga kayo. Ito yung F. Remember, wala kang gagalawin sa kamay na ito. I-move lang natin siya pa ganun. Ayan. Galing dito, i-move natin siya paganyan. Lalagyan natin siya ng mga names kung anong mga chords yun. Okay, maliwanag. Kung alam mo ang chords na F, kapag i-move mo siya ng isang move, ang tawag sa kanya ay F sharp or G flat. Bakit flat? Kasi ito yung G, minog mo pa baba, naging G flat. So ito yung F, minog mo pataas, pataas, higher, ibig sabihin, ito na yung F sharp. Okay, matuto pa. Move pa, G. So ibig sabihin, ito yung G, at ito naman yung G, isa lang ang ibig sabihin. Kaya lang, itong G na ito ay standard. So balit, ang G na ito ay higher na G, pero isa lang sila, pareho lang sila. Ngayon, continue. Ito yung G, yung G, G sharp, E. Ito yung E. Listen guys, ito yung E at ito pala yung E, pareho lang pala sila. So balit, ito yung E na standard. Ito naman yung E na higher. Oh, pareho lang ang tunog. Kung mapansin nyo, pareho lang ang tunog. Walang pagkakaiba. Depende na sa inyo kung anong klaseng chords na gagamitin nyo, pero pareho lang naman. Okay? Matuto pa. Ito yung E. E sharp. B. Oh, ito pala yung B. Guys, ito, B yan siya. Ang B na ito, at saka yung B na ganyan, isa lang ang ibig sabihin. Okay? B. C. Okay, malinaw guys. Yung C na ito, at saka yung C na ganyan, isa lang. Subalit, ito yung C na standard, ito naman yung middle. Ngayon, tuloy. C. C sharp. D. D. D sharp. E. Tuloy-tuloy pa yan hanggang dito. Yan. So, ibig sabihin, isang chords lang alam nyo, pero dumami sila, di ba guys? Ganun yung techniques. Kaya, sa pag-aaral ng gitara, kung alam nyo yung mga techniques, ay marami talaga kayong matutunan. Ngayon, sa chords na naman tayo na E. E. Ayan yung E. Bahala na kayo kung anong gamitin nyo. Ganyan na E. Or ganito na E. Or ganyan na E. Bahala na kayo. Ang importante, ito yung E. Okay, ganyan. Ito yung E. Pag minove natin yan sa isang move na naman, wala tayong babaguhin sa posisyon ng daliri. I-move lang natin siya. Pag ganyan.
Pag minove mo pataas, tawag sa kanya ay E. Ganyanin na natin, guys. Di ba ganyan? Pero pag tips ko sa inyo, kapag gimove nyo na siya, ganyan na ang gamitin nyo. Huwag nang ganyan kasi mahirapan kayo, tingnan nyo. Oh. Kaya ang gamitin nyo, ganyan na. Ganyan na na-sign. Okay. Galing sa E. Galing sa E. Pag minove mo ng isa, ay E sharp na siya. E sharp. Sunod. B. C. Ibig sabihin, balikan natin kanina. Yung C na ganyan, at saka C na ganyan, isa lang pala ang ibig sabihin. At saka yung C na ganyan, isa lang rin ang ibig sabihin. Malinaw, guys. Pag-aralan pa natin. Okay, balik tayo. Ito yung C. Move. C sharp. D. Ibig sabihin, kanina, ito yung normal na D. Ito yung pangalawang D. D sharp. E. E sharp. B. C. C sharp. D. D sharp. E. F. F sharp. G. G sharp. E. E. A. A. E. Ayan. Pag binalik mo naman, pag galing ka dito, flat na naman ang gamitin mo. May isa pang techniques. Check na hindi nyo ito alam. Subalit, ituturo ko sa inyo. Kasi, total, nag-aaral lang din tayo ng gitara. Ituturo ko na sa inyo lahat. Kaya kung may mga katanungan kayo, ay huwag mahiyang mag-comment sa aking video. Bibigyan natin yan ng kasagutan. Ano man ang inyong mga katanungan. May, sa chords na naman tayo na D. Ito yung chords na D. Alam nyo ba na yung D na yan imumove natin pag ganun. Gagamitin natin yung ganitong sign na D. Okay. Yan yung D, o kaya ganyan, o kaya ganyan. Bahala na kayo kung anong gagamitin yung ori ng D. Pareho lang yan. Nasa inyo lang kung saan kayo mas komportable. Pero sa gagawin natin ito, ay mas maganda, offer ko sa inyo, ganito na lang gamitin natin D. I-start tayo with D. Pag gimove natin siya ng isa, alam nyo, guys, D yan siya. Pag nilagyan natin siya ng isa pang daliri dito sa taas, ayan, yan na. Tinanggal ko to, D yan siya. Pag nilagyan natin siya ng isang daliri pa dyan sa taas, ang tawag sa kanya ay D pa rin yan siya. Okay, malinaw? D pa rin yan siya. Ngayon, tanggalin natin. Pag minove natin siya ng isa, pag ganon, papuntang higher, move isa, tap. Kanina, yung D, ganyan. Pwede mong lagyan siya, D pa rin siya, pwedeng hindi. Pero kapag nag-move ka na ng isa, pag ganyan, kailangan mong lagyan mo siya ng ganyan. Ayan. Di pa rin yan siya. Pero pwede mo itong pitikin yung isa. Yung apat na string, pwede mo na siyang pitikin. Pero yung dalawang string sa taas, huwag mong pipitikin kasi din string na siya. Okay?
Ang tawag sa kanya ay D sharp. Kung imo-move natin, imo-move pa natin pataas ito. Ang tawag sa kanya ay E. Ah, E na eagle. E. Ibig sabihin, yung E na yan at saka yung E na yan ay pareho lang pala ang ibig sabihin. Okay? Paliwana guys. Okay. Balik. D. Ulit. D. D sharp. E. F. Okay? F. Ang F na ito at saka yung F na ito ay isa lang ang ibig sabihin. Kaya lang, nakadepende sa inyo ngayon dahil alam nyo na ay nasa inyo lang kung anong klaseng if ang gamitin nyo. Gagamit ba kayo dito or dito ba kayo gagamit or dito. Basta nasa inyo lang kung anong klase o anong uri ng chords ang inyong gagamitin sa guitar. Okay? Ulit, ito yung D. D sharp, E, F, F sharp, G. Ah, ito. Ito yung G, at ito yung G, at saka yung G, at saka yan. Yan. At saka ito, isa lang pala ang ibig sabihin. G, G sharp, E. Ayun. Di ba napakasimple lang mag-aral ng gitara? Pero sana sa technique na yon ay may natutunan talaga kayo. Ang mahalaga dito ay alam nyo yung pagkasunod-sunod ng mga chords. Ngayon kung hindi nyo pa alam at napanood nyo itong video ito, panoorin nyo yung mga una kong video kasi itinuro ko yung pagkasunod-sunod ng mga chords or notes. Mare-review natin para mas malinaw sa inyo. Mo pa ganun. Chords na F. F. F sharp. G. G. G sharp. E. E sharp. B. C. C sharp. D. D sharp. A. F. F sharp. G. Kahit hanggang dyan lang. E. E sharp. B. C. C sharp, D, D sharp, A, F, F sharp, G, G sharp, E, E sharp, B, C. Sa D naman, D, D sharp, E, E, F, F sharp, G, G sharp, E, A. A sharp, B, C, C sharp, D. Ayan. Yan doon lang. Okay? Sana ay nadagdagan na naman ang inyong kaalaman sa gitara. At marami pa akong i-share sa inyo ng mga tutorial about sa gitara. At maraming salamat sa inyong panonood. Bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell. Dahil marami pa akong mga ituturong mga tutorial, music tutorial para sa inyo. Sa muli guys, God bless you.